10 trivia na dapat mong malaman, Part 6. Hello guys, this is Celso TV again at nandito ko na naman sa channel na Siksik sa Kalaman at kapupulutan mo ng aral. Tatalakayin natin ang 10 trivia na dapat mong malaman na siguradong ikabibilib mo at ikamamangha. Kung bago ka lang sa aking channel, ay maaari mo bang isubscribe, ilike ang video mapapanood mo at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga ilalabas na video. Tara, simulan na natin. Number 10, ang mga hari sa deck of cards. Alam mo bang ang apat na hari sa isang deck of cards ay sumisimbolo sa mga kilalang hari sa buong mundo? Ang King of Clubs ay sumisimbolo kay Alexander the Great. Ang King of Spades naman ay sumisimbolo kay King David. Samantalang ang King of Diamonds ay sumisimbolo kay Julius Caesar. At ang King of Hearts ay sumisimbolo kay Charlie Magne. At napansin mo bang sa apat na barahang aking itinalakay, tanging ang King of Hearts lamang ang walang bigote? Number 9, unreleased song ni Michael Jackson. Alam mo bang humigit kumulang 1,000 unreleased songs pa ang nasa hard drive ni Michael Jackson bago siya namayapa? Balak sana niyang i-release ito nang malaman na maluba na ang kanyang kalagayan. Ngunit bigo niyang magawa ito dahil wala siyang kakayahan na. Mga titulo nito ay ang mga sumusunod: A Baby Smile, A Deeper Love, Another Day, Attitude, Bad Company, Behind the Mask, Be Me for a Day, Blue Gangsta, Carousel, California Grass, Cocoa Butter, D.I.E., Dreams, Ekam Satyam, Ghost for Another Lover, at marami pang iba. At kung gusto pang makita ang ilan pang kompletong titles ng unreleased song ni Michael Jackson, ay bisitahin lamang ang fandom.com. Number 8, Manzanas. An apple a day keeps the doctor away, ang pinakatanyag na linya hanggang sa kasalukuyan. Pero alam mo bang ang variety ng apples ay napakarami? Kung kada araw ay kakainin mo ang variants nito, ay aabot ka ng 20 years bago mo ito makumpleto o matapos. Number 7, binabali ang lapis o ballpen. Alam mo bang may ilang bansa sa buong mundo na nakapagpasya na ang hukom ng death penalty sa akusado ay binabali nila ang ballpen na ginamit nila o ang lapis pagkatapos ng hearing? Ayon sa mga gumagawa nito, ito raw ay sumisimbolo ng kanilang katapangan at ikalawa na rito ay naniniwala sila sa ganitong pamahiin. Isang pamahiin na wag na sanang maulit ang kanilang desisyon o pasya na humatol ng death penalty sa isang akusado. Number 6, uniforme ng doktor o nurse. Sa tingin ninyo, bakit kulay puti ang uniforme ng doktor o nurse? Bakit hindi kulay pula, asul o kahit anumang kulay? Simple lang ang sagot dyan. Una, marami kasing kemikal o fluid sa laboratorio. Kaya kung sakaling matapon ay madaling makikita. At ang pangalawa, sumisimbolo siyempre ng kalinisan at pagiging tapat sa lahat. Number 5, hipon. Alam mo rin bang walang kulay ang dugo ng mga hipon? Pero kapag nahaluan ng oxygen ay nagkukulay asul ito o kulay blue. Number 4, sino ang woman goddess ng Greek mythology? Ang woman goddess ng Greek mythology ay si Hera. May mga ilang nagsasabi na si Venus raw, ngunit mali ito. Si Hera ay kumakatawan rin sa marriage, family, and childbirth. Number 3, disenyo o pattern ng aita sa kanilang kasuotan. Tanong mo na ba sa iyong sarili kung saan galing ang mga patterns o disenyo ng mga aita sa kanilang kasuotan? Ito ba'y gawa-gawa lamang? O sadyang may pinagbasehan? Ito ang kasagutan dyan. Ang mga patterns o disenyo ay tinatawag na tinalak o sa Tagalog ay paghahabi. Ito'y nagsimula sa South Cotabato
at nagsangasanga na ito. Ang disenyong iyong nakikita ay galing sa kanilang mga panaginip. At alam mo bang tanging babae lamang ang pwedeng maghabi o magtinalak? Number 2, Aladdin. Alam mo bang ayon sa author na sikat na fairy tale na Aladdin na si Anton Galland ay hindi isang Indian national o Bombay kundi isang Inchik? Ang orihinal na kwento patungkol kay Aladdin ay isang batang tamad na laging binabaliwala ang utos ng kanyang ina. At nang mabili ng Walt Disney ang copyright nito ay binago nila ang konsepto. Kabilang na nga rito ang nasyonalidad ni Aladdin. Doon na nga nakilala si Aladdin bilang isang Bombay ng karamihan. Ayon sa kanila, mas interesado raw ang Bombay kaysa sa Inchik. Number 1, Silya Elektrika. Alam mo bang tanging Pilipinas at Estados Unidos lamang ang gumamit ng ganitong konsepto ng kaparusahan sa kasaysayan? Ang inventor ng Silya Elektrika ay si Alfred Porter Southwick. Ipinanganak taong 1826 at namatay noong 1898. Isa siyang inhinyero at isa ring dentista. Ang kauna-unahang naupo sa Silya Elektrika ay si William Kemmler sa salang murder. At sa pag-upo naman ng dating Pangulong si Cory Aquino taong 1986 ay ito'y natigil. At pinagpatuloy ito ng kilala nating si FBR o si Fidel V. Ramos taong 1999. At natigil na ngang tuluyan ng maupong Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo o si GMA. Ayon kay Arroyo, i-convert na lamang sa habang buhay na pagkakulong kesa naman sa kamatayan. At yan ang 10 trigang nalaman mo ngayong araw na ito. Naway may natutunan ka at share mo sa iba. Nga pala kaibigan, may fanpage din tayo. I-search lamang sa Facebook ang facebook.com/ngayonalamkonaofficial. And please like the page. Shoutout muna tayo sa mga avid fan at laging nanonood ng Celso TV at sumusuporta na si Daddy Tiger, Baby Boss Samar, Ati Jules, Patiboy TV, Royce Roy, Nurse TV, Edmar Kaandoy, Daddy Reggie Navato, Dexter Alarcon, Christian Esquilio, Catalina Avinado, Charles Budoy, Ira Sacares, Iam Luz, Marichan Lumagbas at marami pang iba. Salamat sa suporta, kaibigan. Paano yan, kaibigan? Hanggang dito na lang. Kita-kits na tayo sa susunod kong ilalabas na video na tsak, kapupulutan mo pa rin ng aral. Salamat sa panonood, kaibigan. Bye!